Ito pong si Congressman Arnie Tebes. Tinawanan lamang niya ang plano po ng Department of Justice na i-designate po siya as terrorist individual. Pero nakita na po natin ito noon kay Gerald Bantag. Tinatawa-tawanan lamang ni Gerald Bantag ang Department of Justice, particular si Secretary Boyeng Remulla, eh ngayon nagtatago na po siya sa batas at hindi na po makita. We are hoping para ma-serve po ang hustisya dito po sa mga napatay na si June Villamor at Percy Lapid, eh mahuli itong si Gerald Bantag, and once and for all, malaman po natin kung siya ba ay guilty or not guilty sa mga alegasyon na ibinato po sa kanya. Panoorin naman natin ngayon muna ang naganap na press conference sa pamamagitan ng virtual meeting nitong si Congressman Arnie Tebes. Ito ay makatapos hindi siya pahintulutan ng Senado na mag-appear virtually sa naging hearing kahapon ng Peace and Order Committee na pinangunahan po ni Senator Ronald De La Rosa. Kaya naman nagkaroon siya ng sarili niyang version ng meeting, partikular ang pagtawa niya sa pag-iisip ng Department of Justice Secretary na i-request sa korte na i-designate po siya as terrorist individual. Panoorin po natin ang balita mula po sa DZRD 981. Nasag na ni Congressman Arnie Tebes ang kanyang katahimikan matapos itong madiin sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Si MJ Mondihan magbabalita live. MJ, magandang gabi. Jade, magandang gabi mula dito sa DOJ compound sa Maynila. Hindi na nga nakatiis si suspended Congressman Arnie Tebes matapos nga itong hindi padaluhin kanina sa Senate hearing at nagpa-presscon virtually sa kauna-unahang pagkakataon. Bakit ba hindi siya napadalo sa hearing? Ang una kasing naging desisyon dyan ni Senator Ronald De La Rosa ay i-accord sa kanya yung interparliamentary courtesy bilang kongresista. Pero hindi po ito nagustuhan ng mga biktima, particular si Mayor Janice Digamo, kaya sumulat po siya kay Senator Ronald De La Rosa. At ang ginawa po ni Senator Ronald De La Rosa, hiniling niya po sa kanyang mga kasama diyan sa committee na pagdesisyonan nila collectively kung ito bang si suspended Congressman Arnie Tebes ay pahihintulutan po nilang humarap sa naging hearing kahapon. At ang naging desisyon po ng committee unanimously ay hindi po ito paharapin dahil may mga maaari palang maging legal question kung sakaling haharap itong si Arnie Tebes diyan po sa hearing kahapon. Dahil parang ang sinasabi, kinakailangan magkaroon ng jurisdiction ng Senado doon po sa resource person. At kasama po diyan, syempre, yung pag-o-out nga po nito na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. At hindi yun magagawa kung wala po sa jurisdiction ng Senado itong si Arnie Tebes. Kaya naman, after po niyan, nagpatuloy ang hearing kahapon at marami po tayong nadinig. Nabanggit na po natin yan sa ating live streaming kahapon. Pero ang pinakapunto ng ating pag-uusap ngayon, ito pong pagnanais ng Department of Justice na ma-designate as terrorist individual itong si Arnie Tebes, kung saan tinawanan niya lamang ito nung siya naman sa sariling version niya ng press meeting sa pamamagitan ng mga media, eh parang feeling niya hindi niya nakakamit yung tamang yung patas na pagtrato sa kanya bilang isang individual. At sinasabi niya rin na wala daw po itong pinagkaiba kay Gerald Bantag. Yan ay depensa na ni Arnie Tebes at malalaman na lang natin yan sa hinarap kung ano po ang mga mangyayari. Okay, patuloy po natin panoorin ang balita na ito, mga tol. Tinawanan lamang ni suspended Congressman Arnie Tebes ang plano ni Justice Secretary Boyeng Remulla na ideklara siyang terorista sa ilalim ng anti-terror law. Sa press conference kanina, sinabi ni Tebes na nakakatawa na ang ginagawa ni Remulla sa kanya at para na raw perya ang nangyayari sa issue para siya idiin. Unang-una, sa una niyong tanong, ang pakiramdam ko sa totoo lang nakakatawa na. It's nagiging perya na siya. It's becoming to be a circus. 'Di ba?
paano ka magiging terorista kung hindi ka pa nga nakakasuhan? Sabay, paano ka magiging mastermind in the first place? Diba? Kung wala man silang, walang, there's nothing. Okay. Sagutin natin yung statement ni Arnie Tevez, ano? Sabi niya, paano ka magiging terorista kung hindi ka pa nakakasuhan? In the first place, may mga terorista ang hindi pa nakakasuhan. Nauuna ang pagiging terorista bago makasuhan. Yun po ang situation sa katotohanan. Mauuna ka munang maging terorista bago ka makasuhan. Bakit? Kasi gagawa ka ng mga terrorist act. At mamaya, babasahin po natin yung Republic Act 11479 kung paano po dinedesignate as terrorist individual or organizations ang isang grupo. Pangalawang punto, nating daw, wala daw hinahawakan ang Department of Justice. Hindi po yung totoo. Kasi lahat po ng mga nasa kustodiya ng ating otoridad ngayon, yung mga sundalo na dating, na, yung mga dating sundalo na natanggal sa serbisyo, na pumatay kay Governor Ruel de Gamo at sa walong iba pa at pagkakasugat pa ng 17 katao, ang itinuturo walang iba kung hindi si Congressman Arnie Tevez. Yon po ay hawak ngayon ng ating Department of Justice. Kaya I beg to disagree sa sinasabi nitong si Congressman Arnie Tevez na wala man lang hawak daw ang Department of Justice laban sa kanya. Tuloy pa po natin mga tol. Nasa ilalim daw ng anti-terrorism law ang mga aktibidad na humantong sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo ayon kay Secretary Remulla. Yan, panoorin po natin ang balita tungkol po dyan. Tinitingnan na Department of Justice o DOJ na maideklara bilang terorista si suspended Congressman Arnie Tevez Jr. kaugnay ng nangyaring pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Samantala, tiniyak naman ni Interior and Local Government Secretary Ben Ravalos ang seguridad ng kongresista kasabay ng panawagang umuwi na ito sa Pilipinas. Lilinawin natin ha, tinitingnan pa lamang, pinag-aaralan pa lamang. Kasi hindi naman porket ikaw ay nakagawa ng mga krimen ay agad pwede ka na kaagad ma-designate as terrorist. Ano ba ang basihan po ng batas? Hindi po ako abogado ha. Pero babasahin po natin ang sinusulat po ng batas. Sabi po dito sa Section 26 ng Republic Act 11479, Proscription of Terrorist Organizations, Associations, or Group of Persons. Any group of persons, organizations, or association which commits any of the acts defined and penalized under Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. At kasama po dyan sa mga binanggit dyan sa mga sections na yan, ang Article 248 ng ating revised penal code, ang murder, na naisampa na ngayon sa prosecutor laban doon sa mga nahuling suspect. Okay, basahin ko pa po, or organized for the purpose of engaging in terrorism shall upon application of the DOJ before the authorizing division of the Court of Appeals with due notice and opportunity to be heard given to the group of persons. In short mga tol, ito po ay trabaho ng Department of Justice at kanila po itong pinag-aaralan kung possible nga na ma-designate as terrorist itong si Tevez. Kasi ang nakikita po dito ng ating mambabatas na si Senator Ronald De La Rosa, maaari po itong magamit laban dito kay Arnie Tevez para hindi niya ma-utilize ngayon yung kanyang resources. Kasi napakayaman po nito. Kayang-kaya niyang gamitin ang kanyang kayamanan para po patuloy na makapagtago sa ating batas. Hindi po siya fugitive. Pero siya po ay nagtatago. Magkaiba po yung fugitive ha, saka nagtatago. Ang kadahilanan kaya siya nagtatago, dahil natatakot po siya sa kanyang buhay. Panoorin po natin ang mga pahayag dito nitong si Arnie Tevez. Kung matatandaan, si Tevez ang itinuturo ngayong suspect sa krimen. Dahil dyan, pinaplano ng DOJ na i-designate o ipa-designate si Tevez sa Anti-Terrorism Council bilang isang terorista. Sinagot naman ni Tevez ang paulit-ulit na tanong sa kanya ng DOJ kung bakit ayaw nitong umuwi ng bansa.
everything that happened. Ang kinakatakutan ko is the foul play. Foul play is, di ba, at na kinabahan rin ako na nung sinabi ni Presidente na ang punot dulo nito ay the gum case. Baka hindi lang nakarating sa kanya, nanawagan ako December 28 and January 11, 2023. Sabi ko na may operation laban sa akin. Na yung bahay ko, ipaparik. Okay. Walang laman. O yan ha, nadinig ninyo. Sinasabi niya na as early as December and January 2023, December 2022 and January 2023, meron na raw pong informations na ipaparaid ang kanyang bahay, ang kanyang mga property. Eh, kung may ganung palang informations, dapat na paghandaan niya yon, di ba? Bakit may nakuha ang mga pulis sa kanyang mga property na ipinagbabawal ng mga armas? O, sinasabi nila, tanim ebidensya, katulad ng kay Gerald Bantag. It's up to them now na patunayan sa korte na nagtatanim ng ebidensya itong mga pulis. Diba, pinag-aralan natin nung nakaraan. Sabi sa Republic Act 10591, Section 38, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakalaala ko, 28 or 38, ang penalty po ng planting of evidence, katulad po ng baril, ay 12 years and 1 day to 20 years. Ano? Ay hindi. Prison mayor yata, 6 years and 1 day to 12 years. Pero mas mabigat ang penalty sa Republic Act 9516 Section 4, planting of explosive. Penalty of reclusion perpetua or 20 years and 1 day to 40 years. Kaya nga sinasabi natin sa nakaraang live streaming natin na kung tanga ang pulis, gagawin niya yun. Kasi alam niya na mayaman ito eh. Kompleto Ricardo ang resources. Si Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga magaling na abogado dito sa Pilipinas. Kung magtatanim ang pulis, tanga ang pulis. Dahil kinalaunan, lalabas sa kanyang depensa na nagtatanim ang mga pulis. Pero tingin ko hindi tanga ang mga pulis para gawin yon kay Congressman Arnie Tebes dahil napakayaman pong tao nito. Ngayon, yung pag-aalala niya, sinasabi niya na siya ay baka mapahamak pagka nandito po siya sa Pilipinas, eh ginagarantiya na nga ng ating Pangulo kahit sa anong airport siya bumaba, meron siyang sariling jet, eh sisiguraduhin ng Pangulo in 1 kilometer radius palilibutan ito ng mga sundalo para hindi talaga siya mapahamak. At ganun din naman, tinanong kahapon sa Senado si Secretary Benhur Abalos. Nagtanong sa kanya itong si Senator Ronald De La Rosa. Ginagarantihan din ni Secretary Benhur Abalos ang kanyang safety. Ang problema, merong iringan itong dalaway kasi ang pinagbibintangan nitong si Congressman Arnie Tebes ang gumagawa ng mga kasinungalingan di umano na ito laban sa kanya. Walang iba kung hindi si Secretary of Interior and Local Government Benhur Abalos. Okay? Panoorin natin ngayon patuloy ang balita na ito. Ayon sa kalihim, handa siyang managot sakaling may magbanta sa buhay na suspenditong mambabatas. Mula sa Senado, ito ang balita ni Harleen Delgado. Harleen, bakit gustong ipadeklara ng DOJ si Congressman Tebes bilang terorista? Monica Nuya, na mayroong elemento ng terorismo yung lahat ng mga aktibidad sa nangyari nga pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong March 4. At bukod dito, Monica, ito rin anya yung nakikita nilang solusyon sa patuloy na hindi pagharap ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tebes Jr. Bakit yan ang solusyon, mga tol? Katulad nung sinambit natin kanina at sasambitin din dito ni Senator Ronald De La Rosa, mapiprease kasi ang lahat ng assets ng isang terrorist organization or individual. Once priest ang mga asset na yan, hindi na yan magagamit. Saan ba siya kukuha ngayon ng pambayad sa mga tao niya? Wala na, kung wala na po siyang hawak na pera. Kung hindi niya na magagamit yung mga pera niya sa bangko,
Pero baka ang mahirap dito, ang pera nito nasa labas lang eh, no? Hindi naman kinakailangan pa lang itago sa bangko para para ikaw ay magkaroon ng pera. But malaking halaga na ang isang asset ng isang individual, pagka na-freeze po iyan, hindi na niya ito ma-reutilize pa para po sa patuloy niyang pagtatago katulad ng ginagawa nitong si suspendidong Congressman Arnie Tebes. Panoorin pa po natin patuloy ito pong balita. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs of Degamo Assassination, sinabi ni Secretary Remulla na kasama ang ginawang recruitment, financing at pagbili ng mga armas sa mga saklaw ng anti-terrorism law. Pero hindi anya nila agad inihain ang kaso laban kina suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez Jr. dahil mangangailangan ito ng I stand corrected ha. Akala ko kasi related yung theory ng DOJ doon sa pagpatay kay Governor Degamo. Ang sinasabi kasi sa balita, I do not know kung ito talaga ang basis ni Secretary Remulla. Yung mga nakumpiskang armas, yun pala ang basihan. Sa bagay, sa dami po ng mga sections dito na binanggit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puntahan natin yan. Kung ano-ano yung mga yan. Section 4, ano po ang nakalagay sa Section 4? Puntahan natin ha. Ito po yun, no? Terrorism. Subject to Section 49 of this Act, terrorism is committed by any person within or outside the Philippines regardless of the stage of execution. Engage in acts extended to cause death or serious bodily injury to any person. Unang-una, yung murder. Ano? Ngayon, ang sinabi sa balita, mga armas, perhaps baka nandito yon sa iba pang mga paragraph. O dito sa Section E siguro. Yan. Ngayon, yung pinag-uusapan dito sa balita na ito mga tol, ang pagde-designate kay Congressman Arnie Tebes ay magbibigay po ng kaparaanan sa ating mga otoridad para mas mapadali po nilang malocate and eventually kung sakaling makasuhan po itong si Arnie Tebes mahuli sa ibang bansa. We are just hoping na nagtatago siya sa mga bansa na meron po tayong tratado. Extradition treaty. Kasi kung sa bansang walang extradition treaty, parang magiging useless dahil hindi po obligated yung government na yon para arestuhin po siya. Okay? Naalala ko bigla, meron ding issue kasi na siya ay nasa South Korea. Panoorin natin patuloy itong isang balita. Tuloy natin ito. Samantala, sa tanong kung nasa South Korea ba ito, ang lugar na binabanggit kanina sa Senado na kinaroroonan daw ngayon ng kongresista, sagot ni Tevez. Yung sa South Korea, no comment na lang. O yan, no comment na lang siya. Pero sa katotohanan, hindi niya naman talaga mag-comment. Alam ng mga otoridad na wala siya sa South Korea. Bakit? Ano ba pinag-uusapan na South Korea kahapon? Kung hindi ako nagkakamali, yun yung Tebes na isang kongresista sa party list. Ang nagpaliwanag dito, si Senator Joel Villanueva. Kahapon sa hearing, nilinaw niya na ang nadadawit na pangalan na Tebes na nasa South Korea ay yung Tebes na congressman ng isang party list. At yun ay official business. May kaugnayan sa kanyang trabaho bilang kongresista kaya siya nasa South Korea. Kaya talagang walang magiging comment itong si Arnie Tebes. Eh ang sinasabi naman ni Secretary Boyeng Remulla, nasa Cambodia daw ito. Pero nung siya ay nakikipag-usap kay Senator Ronald De La Rosa at tinanong siya nito kung nasaan siya, ayaw namang sabihin nitong si Arnie Tebes kung nasaan siya. Okay, tuloy natin mga tol. Habang pag-aaral at posible rin maapektuhan ng hatol sa kanilang inihain na murder cases. Everything that transpired is actually has the hallmarks of terrorism in it, Mr. Chairman. However, when cases were filed individually, we could not really file an anti-terror case immediately or we cannot actually file an anti-terror case immediately because it takes a lot of legal theory and a lot of research to be able to prove a terrorism case. However, kaya huwag magmamadali. Ano?
Ito yung katangian ni Secretary Remulla na gusto ko sa kanya. Hindi siya masyadong nagmamadali. Si Secretary Benhur Abalos, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang trabaho, medyo nagmamadali. Pero parehas natin sinusuportahan ang dalawa. O, pabibilisin ko kasi may lakad ako mamaya. Hindi na natin tatapusin ang balita pero ang dami natin pwedeng pag-usapan dito. Ang sa akin lamang is sa ngayon, si Congressman Arnie Tebes ay wala pa pong kaso. Siya po ay respondent pa lamang sa prosecution. Ibig sabihin ng respondent, inaalegasyon na ng isang krimen. Hindi pa po siya akusado. Ganito kasi ang stages eh. Pagdating po sa isang taong lumabag sa batas. Meron tayong tinatawag na persons of interest but most of the lawyers ayaw po niyan. Kasi alam nila ang persons of interest could violate constitutional right of a person. Pwede kasing suspect ang persons of interest, pwede rin namang merong alam lamang sa krimen. Pero ang pinakasimula talaga, kapag ka merong nangyaring krimen, suspect. Kapag ka may nangyaring krimen, lahat po tayo suspect. Yun po talaga ang general na dapat isipin. Pinaka-general knowledge ng isang investigador. Lahat tayo suspect. Tapos, i-eliminate isa-isa yan hanggang sa mag-come up ka sa particular na suspect. Pag mo makita yon, syempre, may motibo ka. Kung hindi pa identified yung tao. Pero kung identified na, automatic suspect na yon. Ngayon, pag sinampahan na po yan ang kaso sa prosecution, magiging respondent na po yan. Tapos, pagka umakyat na po sa korte, yung kaso, magiging accused. Kapag ka natapos na po yung kaso at nahatulan siya, convict. Pero hindi na po natin ginagamit ang salitang convict. Ang appropriate term na ginagamit as a in adherence to the United Nations International Convention nga, ay yung tinatawag na PDL, Persons Deprived of Liberty. Kasi nire-respeto ng batas ang karapatang pantao. Hindi kasi magandang pakinggan ang prisoner at saka ang convict. Kaya Persons Deprived of Liberty ang kanilang magiging label pag sila po ay nasa correctional facilities. And after that, ibabalik sila sa mainstream of society, normal na tao dapat, ordinary citizen. But unfortunately, the stigma of being imprisoned for year or years ay nababrand sila as ex-convict. Pero dapat walang branding ng ex-convict kasi yun ay discrimination sa isang tao. Now, sana nauunawaan po ninyo yung mga ginamit po nating o yung mga ilang pinag-aralan po natin sa oras na ito. And patuloy po natin tututukan ang kaso na ito na binibintang dito kay Congressman Arnie Tebes dahil tayo po katulad nung naging advokasya natin kay Percy Lapid, humihingi po tayo ng hustisya para doon sa mga biktima. At ganun din naman dito sa Pamplona Massacre kung saan ang dami pong namatay. Hinihingi din po natin, hinihiling din natin ang hustisya para sa mga biktima at sana harapin ni Congressman Arnie Tebes ang mga akusasyon laban sa kanya. On the other hand, si Gerald Bantag, sana mahuli na rin po ng ating otoridad nang sa ganon, umikot na po ang gulong ng katarungan at mabigyan ng hustisya ang mga nasawi na sina Percy Lapid at saka si June Villamor. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento at shoutout po sa inyong lahat. Kay Mami Best.